Ang ganda ng comics mong yan. Talaga? At nakakatawa talaga ang party na yan. Hoy, Doraemon! Ano ka ba? Nakakainis! Nalilito na nga ako! Ikaw, tawa ka pa ng tawa dyan! Mas maganda pa siguro kung tinutulungan mo na lang ako mag-isip! O sige na nga, Nobita. Meron ako naisip. Gusto mo lang na mamalaman kung anong gagawin ni Mami, hindi ba? Ito, ang Nani Suro Glass! Malalaman mong gagawin niya pag sumilip ka dyan. Ayos! Pagkatapos, isoli mo kagad. O, Nobita, bakit ang tagal mo namang bumaba? Maupo ka ron, may pag-uusapan tayo. Ha? Huh? Ikaw talaga, bata ka, ilang ulit ko masasabi sa'yo, ha? Ah, bye-bye! Saan ka pupunta, Nobita? Anak ko, sandali lang. Paano kaya nalaman ni Nobita na pagagalitan ko siya? Ay, buti na lang. Kung wala ang bagay na to, siguradong pinagalitan na ako ngayon ni Mami. Hoy, Nobita! Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Ah, Damulag, ikaw pala! Mukhang maganda ang mood niya ngayon, ha? Hoy, nakakainis! Teka, paano kaya nalaman ni Nobita na susuntukin ko siya? Ano kaya ang gagawin niya? Naku po, delikado. Doraemon! Doraemon! Sinubita yun ah. Bakit mo ba ako tinakbuhan kanina? Hindi pwede! Hindi to ang oras para pagalitan niyo ako, Mami! Teka, sandali lang po! Ano? Meron magnanakaw doon? Oo, tama ka, Doraemon. Kaya bilisan na natin. O sige, tingnan muna natin. Ayun yung mama. Dali, bilisan na natin. Pumunta na tayo sa pulis. Pero Nobita, wala pa naman siyang ninanakaw. Oo nga, no. Pero, hindi tayo pwede manahimik dahil alam natin na mayroon siyang binabalak na masama. Wala ba tayo magagawang paraan, Doraemon? Hoy, Doraemon! Teka, alam ko na! Ito na ang home delivery cup! Home delivery cup? Eh bakit parang tenga ng pusa yan? Pag naisuot niya ito na maayos sa ulo niya, wala na tayong problema. Ayan. Ano kaya ito, ha? Kakaibang sombrero to, ha? Kaso pangit! Nakakapanghinayang din naman to. Kukunin ko na nga lang. Meow! Ayos, si mama na ngayon na magde-deliver sa home delivery service. Pero ano naman ang i-deliver niya? Kahit ano, pwede niyang ihatid. Kung may ipadadala ko? Tama ho, kahit ano, Mami. Nobita, bago yan, meron tayong dapat pag-usapan. Ah, alam ko yun! Kaya nga nagsisisi na ako. Kaya nga tinatanong ko kayo para matulungan ko na kayo. Totoo ba yan? Ah! Munti ko nang makalimutan. O, Nobita, heto ang payong. Sige, pakibalik nyo na lang yan sa mami ni Suneo, ha? Opo! Sandali, bakit mo nilapag yung payong? Halika doon, magtago tayo. Ha? Kapag meron dapat ihatid, kukunin na lang yun ng delivery boy para siya mag-deliver. Aba, ayos to ah. Ang ganda naman itong payong na to. Tama, dadaling ko na. Sigurado ka bang ihatid niya kila Suneo yun? Ayos lang yun, Nobita. Huwag kang mag-alala. Buti pa, sundan natin siya. Buti na lang, umalis na siya. Ayan si Suneo. Manong, bakit ko? Meron ba kayong kailangan? Ay, wala naman, wala.
nga pala. Hoy, bata! Hintay! Para kasing nililigaw ako eh. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Saan ba yung istasyon ng trena? Sige na, ituro mo na sa akin. Hinahanap niyo yung papunta sa stasyon? Oo. Oh. Teka, alagay eh! Pambihira talaga ito si Suneo. Eto bata, sa'yo na lang ang payong na to ha. Sige na nga, pwede na rin yan. Doon ang daan, papuntang istasyon ng tren. Salamat bata. Sandali, bakit ko kaya yung binigay sa kanya? Tingnan mo, nakarating na yung payong. Oo nga, tama ka. Ano bang gagawin ko rito? Ah, alam ko na! Mami! Bakit, Suneo? Bakit nagmamadali ka? Tingnan niyo, meron akong dalang payong. Ang ganda, di ba? Ito, regalo ko to sa'yo, Mami. Ha? Talaga? Ang mait ng anak mo. Niragaluhan mo pa ako. Masyado namang makulay to. Teka, bakit kaya parang pamilyar sa akin ang payong na to? Abulin mo ako! Ayos to ah. Ay, nakakainis naman. Bakit ganito? Wala akong lakas ng loob para ibigay ito sa kanya ng personal. Talagang wala akong kwenta. Isa akong duwag. Ano ba talaga dapat kong gawin? Swerte-swerte ko naman. Biruin mo. Grasya na yung lumalapit sa akin. Ang galing ko. Tahan. Aba, nakabukas yung bintana nila. Manong, may kailangan mo ba kayo? Ito, may nagpapabigay sa inyo. Kung ganun, magde-deliver pala kayo. Naku, marami yung salamat. Kanino kaya ito galing? Kakainis. Pumalpak ko naman ako. Wow! Galing ko sa kanya! Nakakatuwa naman. Naalala niya pa ang birthday ko. Parang merong mali ah. Bakit kaya hindi na lang tumigil ang mamang yun sa pagnanakaw niya? Sana nga maisip niya yun. Tingnan mo, dahil nasa sombrerong suot niya, kaya siya napapakinabangan ng iba. Pakiramdam ko, merong kakaibang nangyayari sa akin ngayon. Narinig mo, mukhang nalilito na siya. Kung magdanakaw ako, dapat yung masabalang kukunin ko. Yun pa rin ang iniisip niya. Ha? Aba, color TV yun ah! Ayos to! Ang swerte ko talaga! Ay, bilis na trabaho ay delivery ang TV kay Mr. Yamada. Opo! Ang galing ko talaga! Duruin mo TV na itong nakuha ko! Ayos! Dumating na! Papa, yung TV narito na po! Nasa tapat pala siya ng bahay ni Mr. Yamada. Yehey! Nideliver na ang TV namin! Meron na kami bagong TV ngayon! Tama, sa amin nga ito. Kanina pa namin ito hinihintay. Maraming salamat sa paghatid mo, ha? Teka, ano ba itong ginagawa ko? Ano bang nangyayari sa akin? Dapat magnanakaw ako, ha? Kung sa bagay mali ang magnakaw, ano kaya kung magbago na ako? Oo nga, ganun na lang ang gagawin ko. Tama! Ayos! Bukas na bukas din, maghanap kong trabaho ko! Nagbago rin siya. Oo, salamat sa sombrerong suot niya. Magbabago na ako! Ang damot niya at masyado siya makasarili. Matagal na ako nagtitiisa kanya. Puno na ako, hindi ko na kaya ang ginagawa niya, kaya ito ang bagay sa kanya. Gagamitin ko sa kanya, masama pang asar! Kapag ginamit ko ang gamot na to sa kanya, sigurado maasar siya ng sobra. Lagot siya sa akin! Huh? Anong sinasabi ko? Ano nangyari? Bakit nag-iisip ako ng ganong kasamang bagay? Masyado naman ako nagpadala sa galit. Mabuti pa, magpalamig muna ako. Narinig ko yung sinabi niya. Gamot pala pang asar, ha? Pag inom ko to, sigurado maaasar ng gusto sa akin si Doraemon. Wag! Huh? Anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin ininom mo!
Ininom ko, bakit? May problema ba, Doraemon? Nobita, alam mo ba na ang gamot na yan, pinapainom lang isa taong gusto mong asarin. Kapag ikaw ang uminom niya, naasarin ka ng lahat ng tao na nasa paligid mo. Ha? Gawa mo ng paraan, Doraemon! Para mawala ng bisa to! Sige na, Doraemon! Gagawa niya na ng paraan yan! Ayan, sigurado meron siyang pangontra dyan! Wala na ako magagawa! Masyado ka kasi makasarili, kaya bahala ka! Huh? Ang galing mo mga sir, Doraemon! Oo nga, baka umepekto na yung gamot na nainom ko kanina. Totoo kaya yung sinabi ni Doraemon na aasarin ako ng lahat ng tao na nasa paligid ko? Ano kayang gagawin nila? Hoy, Nobita! Teka, ano bang hinihiga-higa mo dyan? Bakit hindi ka pa nag-aaral? Ay... Oo, tama. Nagsisimula ng pangasar. Ano yung sinabi mo? Ano pa sinasabi mo dyan? Pinagagawa lang kita ng assignment? Masama ba yun, Nobita? Ha? Ah, kasi, Mami, wala naman kasi akong assignment kayo ni. Hoy, Nobita! Sumali ka na! Gagawin ka namin special member ng baseball team namin! Sumunod ka kapag nagawa mo na yung assignment natin, ha? Nakakaasar! Ikaw talaga, Nobita, ha? Sorry na po! Oo nga pala! Kaya siguro hindi ako mapakali simula pa kanina! Pupunta pala ako sa toilet, eh! Ha? Pambira! Kung mananatili ako rito sa bahay, baka kung ano pa mangyari sa akin dito! Doon na ako gagawa ng assignment kila Shizuka. Makikigamit na rin ako ng banyo. Siguradong hindi niya ako aasarin. Ha? Naku, Nobita, pasensya ka na ha. Kalalabas lang ni Shizuka eh. Ay, ano ba naman yan? Ha? Si Shizuka yun! Shizuka! Ah! Hoy, bata! Okay ka lang ba dyan? Teka, saan kaya siya nagpunta? Naku, lagot! Hindi ko na kaya! Nasaan kaya? Saan kaya banda? Ito! Ano? Lahat puno? Nakakainis! Ano ba yan? Kahit saan pwede na ako, basta mabakante lang! Ayun, alis na! Ikaw pala, Nobita! Ay, halika dito! Sumama ka sa akin! May sasabihin ako sa'yo! Alam mo, importante ang bagay na sasabihin ko sa'yo. Una, yung tungkol sa grades mo, Nobita. Naku, masyado mababa. Alam mo ba na magiging madilim ang kinabukasan mo kapag hindi ka talaga nag-aral na mabuti? Bakit? Naku, lagot. Hindi ko na kayang tisin. Nobita, hindi ka ba nakikinig? Pasensya na po. Bakit kaya? Hindi ko na to kaya. Mukha mahaba yung sasabihin ni teacher. Buti na lang umalis na ako, ah. Ay, ano yan? Paalala lang po, kapag natapos na kayo magbanyo, bumalik agad kayo sa bus, okay? Kung bakit naman kasi dito pa pumunta ang mga turistang to eh. Hindi ko na talaga kaya. Nobita, ikaw ba yan? Teka, ano bang ginagawa mo dyan ah? Shizuka! Kasi Shizuka eh. Oo nga. Pumunta ka raw sa bahay namin. Meron ka bang kailangan sa akin? Sabay na tayo magbanyo. Hindi. Ang ibig ko sabihin, baka pwede sabay na tayong gumawa ng assignment dun sa inyo. Sige na. Ganun pala. Sige, tamang-tama. Pauwi na rin kasi ako ngayon sa amin para gumawa ng assignment. Cheers! Hoy, Nobita! Halika! Dali! Pumunta muna kayo rito! Sige! Naku, lagot! Pinasusunod ka namin doon. Ano bang ginawa mo? Natapos sa tuloy yung laro. Sama pala. Nanalo kami sa laro, Nobita. Kaya umiinom kami ni Sineo ngayon ng juice. May tira pa kaming juice. Eto, uminom kayo. Kumuha ka na, Shizuka. Sige. Pasensya na kayong dalawa. Hindi pa ako nauuhaw eh. Ano sabi mo? Ang ibig sabihin, hindi ka natutuwa sa panalo namin? Hindi. Hindi naman sa ganun. O, uminom ka. Sige, inom. Oo, sige. Sa akin na lang to, ah. Ano, lahat to? Oo, sa'yo lahat yan, Nobita. Huwag ka nang maiya. Parang ang bait niyo yata ngayon, Suneo. Sabay-sabay ang inom, ah. Inumin mo lahat yan, Nobita. Huwag ka mag-inir, ah. Okay, cheers! Cheers! Nobita, okay ka lang? Ay, naku, buti pa yung aso.
Ah, hindi ko na kaya! Ayun siya! Hoy, Nobita! Alam ko na kung paano mawawala ng visa yung ininom mong gamot kanina! Eto! Naku po! Hindi! Hindi na! Ayoko na ng kahit anong gamot! Ayoko na sa inyo! Nakakasar naman kayo lahat eh! Ano? Makakatawag ba ako gamit yan, Doraemon? Oo naman! O sige na, subukan mong gamitin to! Hello? Hello? Sino po sila? Wow! Ang galing! Phone TV ba to? Phone TV? Ay, hindi! Wala lang yun! Sino to? Nobita, ikaw ba yan? Hindi kanya nakikita sa bahay nila, Nobita. Ganun ba? Hello, Nobita? Ah, sorry! Ako ito, si Nobita! O, anong kailangan mo, ha? Siya nga pala, Dikisugi! Ha? Tapos muna ba ang assignment natin? Oo, nagawa ko na yun. Eh, bakit mo naman tinatanong? Pwede bang ilapit mo ngayon sa telepono yung sagot mo para makita ko? Ilapit sa telepono? Sige na naman! Ha, sige. Okay lang yun. Ano ka ba? Bakit binagdikit mo pa ang kamay mo? Eh, hindi ka naman nakikita ngayon ni Dikisugi. Ganun ba? Bakit kaya kailangan kong gawin yun? Nobita? Ganito? Ah, ganyan nga! Hoy! Hello, maganda ka na po. Sino po ang tumatawag? Ang bait niya sumagot. Tingnan mo, Doraemon, ang itsura ni Damulag, oh. Ha? Sigurado ako sinubita ka. Ramen? Masarap ba? No! Tingnan mo siya, Doraemon. Tama na, Nobita. Itatago ko na yan. Ikaw talaga. Pinagsak mo ang plato. Maraming salamat. May tumatawag. Huh? Hello? Ew! Sino ba tumatawag? Ano ba namang itsura yan, Suneo? Ha? Boses yun ang Nobita. Teka, ano ba sinasabi mo dyan? Nakikita ko si lahat dito, Suneo! Ah, ano sabi mo? Ang alam ko, si Shishuka lang ang mahilig maligo at magayos kapag tanghali, no? Ano? Hoy! Teka! Tapusin na natin ang pagtingin sa mga bagay na hindi naman dapat tingnan, Nobita. Ano? Puro pangit ang nakikita natin, kaya maghanap na lang tayo ng iba. Ayang ka na naman, Nobita! Tatawag ako kahit kanino. Hello po! Ako si Nobita! Hello po! Sa telephone, paano nangyari to? Sino naman kaya yan? Hindi kaya may reklamo ang telephone company sa'yo, Nobita? Kung saan-saan ka kasi tumatawag eh, baka pagalitan tayo sa sobrang paggamit nitong telephone. Ha? Ganun ba? Doraemon, ikaw na sumagot! Okay! Bakit ba ang tagal mong sumagot? Makinig kang mabuti. Kung gusto mong pakawalan ko ang batang ito, magbigay ka sa akin ng 10 milyon at huwag kang magsusumbong sa polis. Ha? 10 milyon? Aman naman! Sandali lang! Sino ka ba? Tanong yung pulis at 10 milyon na sinasabi mo! Ipaliwanag mo! At saka, nandito naman ako eh! Ha? Nakulagot! Nagkamali yata ako ng napindutan number! Ay naku, pasensya na po kayo! Wala naman ako masamang ginagawa! Hindi ko siya kinidnap! Hindi totoo yun! Sige na po! Paalam! Paalam po! Ay! Muntik na ako doon ah! Hindi kaya Doraemon isa pala yung... Kidnapping case! Ano ang problema ito? Ano gagawin natin, Doraemon? Mahirap ba kayo alam sa problema ngayon, Nobita? Pero alam ko na, subukan natin i-playback ulit. Playback? Nakalimutan mo na ba? Pwede rin maging video to, Nobita. Ah, oo nga! San kaya ang lugar na yan, Doraemon? Palakihin natin ang screen sa labas ng bintana para mas makita natin. Tokyo Tower yan! Puntahan natin! Bilis! Dito po! Ay, bata! Hindi nyo ba talaga ako niloloko, ha? Shhh! Owano, kumusta na? Ngayon alam mo na siguro na totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo kanina, ha?
Kung ganoon, sasabihin ko sa iyong gagawin mo, makinig kang mabuti sa akin. Ngayong alas 11 ng gabi, dalhin mo ang 10 milyon sa Sunk Home Park. Pumunta ka sa may telephone booth. Maliwanag ba? Kapag ipinalam mo ito sa polis, malalagot ka sa akin. Hindi na kinakailangan pang ipaalam yon. Sino? Paano? Nagkaroon ng polis? Inuhuli kita sa salang pahingidak. Hindi ko sa kanita. Pag-iimbitahan lang namin siya. Ayan, nahuli rin kita. Tingin mo, nakauwi na kaya ang batang yon? Pero nahihiya ko kanina, sobrang pinuri tayo ng pulis sa pagkakahuli sa kidnapper. Oo nga, alam mo, gusto ko makita ang newspaper bukas. Pero ang totoong pinagsimulan nito, yung katamaran mong gumawa ng assignment, tapos yun na nangyari. Oo nga, pero kung hindi mo pinagamit sa akin yung telepono, ano na kaya nangyari sa kawawang batang yun? Oo nga, tama ka rin pala, Nobita. Sabi ko na nga ba, mas mabuti palang maging tamad na lang ako parati. Ano ba sinasabi mo? Siyempre, hindi pa rin maganda maging tamad. Mas okay na maging masipag ka! Ganun kaya? Siyempre naman, no? Tara na, umuwi na tayo. May maganda kasi nangyari ngayon, kaya nagugutom na ako. Oo, tama ka. Doraemon, ano kaya pagkain natin ngayon? Gusto ko ng dorayaki steak, tapos may mustard sauce. Ayoko nun, wala namang ganun pagkain eh. Papatawarin mo na ako! Ayoko! Hindi kita patatawarin! Tulong! Tulungan niyo ako! Loko ka! Aray ko! Bakit sinungalin? Aray ko! Tama na! Napakagaling mo! Anong klaseng play yan, Nobita? Doraemon, may sasabihin ako! Doraemon kasi! Ganun ba, Nobita? Sobra ka palang inasam ni Damulag kaninang umaga? Sobrang naiinis ako sa kanya kaya gumawa ako ng puppet! Kawawa ka naman pala? Oo nga! Ano ba ang gagawin ko? Wala na akong magagawa tungkol dyan. Ang totoo niyan, hindi ako mahanga sa mga taong gumagamit ito, Nobita. Sobrang miserable ka kasi, kaya ipapahiram ko muna sa'yo. Ito ang soul-blowing gun! Itapat mo sa bibig mo ang hingahan ng barel. Kapag bumuga ka ng hangin, mapupunta sa kanyang kaluluwa mo at mapapagawa mo ang lahat ng gusto mong ipagawa. Katulad ng puppet na to, masusunod ang lahat ng gusto mong mangyari, Nobita. Kahit ano, gagawin niya ang iutos mo. Pero kapag binuga ko sa kanyang kaluluwa ko, hindi naman kaya mawala ng tuluyan ang kaluluwa ko, Doraemon? Kalahati lang naman ang maibubuga mo. Okay, susubukan ko to sa'yo, Doraemon! Tumigil ka, tulong! Ay, kung talaga hindi mo natapira niya, Nobita! Tulungan niyo ako! Ikaw talaga maloko ka! Susubukan ko to kay Mami! Nakapasok na kaya na maayos ang kaluluwa ko sa kanya? Mami, tumayo kayo! Sumayo kayo ngayon din, Mami! Sige na, bilis! Yan, tama yan! Sige, napagalaw ko siya! Ayos ang gusto ko! Ayos! Ay, kawawa naman si Mami! Nahihirapan siya! Sige, Mami! Purihin niyo naman ako! Ay, Nobita! Napakabait mo talagang bata! Matalino ka, matapang at ang gwapo mo! Napakasaya talaga ni Mama dahil sa'yo, anak! Nakikiliti ako! Kahit sa salita, nagsasalita siya ayon sa gusto ko! Kung ganun, Mami, nasa na po ang reward ko! Dahil sobrang bait mo, Nobita, bibigyan kita ng dagdag allowance! Wag po! Ikaw talaga! Ang galing mo talagang gumawa ng mga kalokohan! Paano nga pala gagawin para maibalik sa dati? Pahigup naman ang gawin mo ngayon! Teka nga, ano to? May hawak akong pera ngayon. Anong nangyari sa akin? Ang alam ko, nagbabasa ako ng libro kanina. Ang galing! Alam ko na, gamit ang baril na ito, tatalunin ko ngayon si Damulag. Huwag ka lang masyadong sosobra, Nobita. Oo, alam ko! Hoy, Damulag! Nasaan ka, Damulag? Lumabas ka, Damulag! 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 Wala siya. Wala talaga siya. Ano kayang ginawa ni Damulag ngayon? At bakit wala siya? Sa ganitong oras, nawawala siya parati. Shizuka!
Shizuka, nakita mo ba si Damulag? Hindi. Hindi ko siya nakita. Ganun ba? Alam ko na. Oh? Ah, Shizuka, sabihin mo nga kung ano tingin mo sa akin. Sabihin mo yung totoo, ha? Ikaw, Nobita, ang tingin ko sa'yo, matalino ka, matapang at sobrang gwapo mo. Kung ganun, okay lang na maupo tayo sa bench na to, Shizuka. Ang ganda ng panahon, no, Shizuka? Oo nga. Ano, gusto mo ba talaga ako, Shizuka? Siyempre naman, sobrang gusto kita, Nobita. Ang saya ko naman! Kung ganun, maglalakas loob na ako mag-propose sa'yo. Pakiusap, pakasalan mo ako, mahal kong Shizuka. Ang saya ko talaga, Nobita. Ang romantic naman natin. Ha? Oo nga pala! Nakalimutan ko si Damulag! Kailangan bilisan ko na. Malapit na lumubog ang araw. Shizuka, aalis muna ako. Kailangan kong puntahan si Damulag para bigyan ng leksyon. Delikado yun. Bakit mag-isa ka lang? Intindihin mo sana ako. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang umalis! Kapag umalis ka, baka hindi ka na makabalik. Teka, ano kayong ginagawa ko rito? Naikot ko na ang lahat. Nasaan kaya si Damulag? Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa. Aray! Nobita! Ikot ka talaga! Saka ba nakatingin? Pambihira ka! Ano ba iniisip mo? Masisira ka ng plano ko sa'yo eh! Bad ka! Alis dyan! Ano? Sobrang yabang mo naman! Gusto mo ba ng away? Ganito ang gagawin ko! How? Ingot ako! Ingot ako! Oh, sige! Engot, tama engot, na yan! Alam ko na po! Tama na nga yan! At ngayon, susunod ka sa lahat ng iutos ko sa'yo, Suneo! Opo! Lahat ang sabihin mo sa akin, Nobita, susundin ko! Okay kung ganon, hanapin mo si Damulag at dali mo siya dito! Opo! Ang ganda ng naisip ko! Hindi ko na kailangan maglibot para hanapin si Damulag dahil si Suneo na ang gagawa no para sa akin! Nakita ko na siya! Damulag! Bakit? Sinabi sa inyo, Nobita, na dali mo ako sa kanya? Ay, yabag niya talaga! Yung sasabi niya yan, hugot pa yung ko, Nobita na yan! Aray ko! Hoy, Nobita! Gumisik ka dyan! Nobita, kasama ko na si Damulag! Nakita ko nga. Salamat, Suneo. Loko ka! Akala mo kung sino ka magsalita? Sasapakin kita ngayon! Manda ka! Hindi! Teka, sandali! Time out! Time out muna! Sandali lang naman! Sandali lang! Kukunin ko pa yung kaluluwa ko! Nga? Bitawan mo nga ako! Ikaw talaga, Nobita! Mapapatay ka niyan! Damulag, palagi mo akong inaasar! Patawarin niyo ako, kamahalang Nobita! Hindi na po maulit! Hindi pwede! Labot ka! Ang katulad mong masama, kailangan mabugog ng gusto para magtanda ka! Sorry na po! Patawarin mo ako! Hindi na maulit! Patawad po! Patawarin niyo na ako! Patawad po! Paano? Okay! Kung talaga nagsisisi ka na, patatawarin na kita ngayon, Damulag! Maraming salamat po! Teka, munti ko na makalimutan, ha! Aray ko! Ano ba nangyari sa akin? Mahina ka pala talaga, Damulag! Ganti ko to sa mga ginawa mo sa akin noon! Bad ka! Ikaw, Suneo! Ay! Salamat, Doraemon! Kontento na ako ngayon! Mabuti naman kung ganon. Natuto na kaya si Damulag kahit sandali lang? Sa tingin ko mananahimik muna yun ngayon. Sorry na! Kahit konti, hindi pa rin siya nagbago. Mukhang mas lalo pa siya nagalit. Bukas kapag nagkita kami ni Damulag, ano kaya mangyayari? Wala akong alam dyan ha. Ibang araw na naman bukas eh. Ipaubaya mo nalang sa hangin na mangyayari sa inyo, Nobita. Naku po, masamang pangitain na to. Lagot ako bukas. Patawarin mo na ako, Damulag! Hindi kita patatawarin, Suneo! Ganun ba yun? Pero bakit ka naman nagpa-practice kumuha ng Percy mo, Nobita? Niyaya kasi ako ni Suneo. Alis kami ngayon para manguha ng Percy mo. Ayan na! Narito na sila!
Oh, nainip ka ba? Oo, nangawit na nga pa ako, kaya hihintay sa'yo eh. Teka, kasama pa si Damulag? Pasensya na, Nobita. Gusto rin kasi sumama ni Damulag sa amin eh. Kaya isinama ko siya sa lakad namin ngayon, kapalit mo. Pasensya na, bila kapalit mo, kakain ako ng maraming persimon para sa'yo. Kakainis naman. Tara, alis na tayo. Bye-bye! Grabe naman ang mga yun. Nakakainis naman sila! Ang practical mini car set! Ano naman yan? Para sa ice cream to. Ang freezing truck! Wow! Kukunin ko na! Wag! Ari! Anong ginagawa mo? Huwag kang magmadali. Freezing truck to. Papunta pa lang siya ngayon sa kusina natin. At kukunin niya ang ice cream doon. O sige na, dali mo rito ngayon yung dalawang ice cream na nasa loob ng refrigerator namin sa kusina. Wow! Ang galing naman yan! Ano ka ba? Kung susundan mo yung truck, di ganun din yun, Nobita. Kahit pa automatic pilot yan, pero pagdating sa hagdanan... Ang lakas ng power niya! Pero paano naman niya kaya bubuksan yung refrigerator na yan? Wow! Nagawa niya mabuksan yun! Ano, okay ba? Ang galing ng truck na yan, Doraemon! Sobrang nagusto akong ambition mo! Eto! Salamat! Sa loob na maliit na parking garage na to, marami pang iba't ibang sasakyan. Sigurado matutuwa ka. Ang sarap talaga na ito. Doraemon? Pagkatapos nyo kumain, pakisuyo nito, ha? Pero meron pa po akong assignment. Okay lang, ipaubayan nyo na sa akin yan. Sige, salamat, ha? Walang anuman po. Pasensya na, Doraemon. Ano ka ba? Okay lang yun, Nobita. Lumabas ka na, postal truck! Ano? Pwede rin sila lumabas? Siyempre naman, pwede rin. Okay, dali mo ta sa post office. Wow! Ay, baksak na naman. Bumaksak nga! Delikado yun na. Daddy, mayroong gamutang ambulansyang yan. Halikayo para magamot ang sugat nyo. Tigilan ninyo ako! Ayoko makakita ng kahit na anong sasakyan! Ano? Ano nangyari kay Daddy? Siguradong bagsak na naman yung sa driver's license exam niya kanina. Kawawa naman pala siya. Ano yan? Itong upuan na to, mapapaandar niyo po ito katulad sa isang tunay na sasakyan. Isa ba itong simulator? Sigurado matibay po ito. Sige na, Daddy. Bilis. Subukan niyo po. Okay, sige nga. Okay na po ang lahat. Bitiwan niyo ang brake, Daddy, at tapakan niyo na ang accelerator. Umaandar na! Parang totoo nga ito, Okay din ito. Nakakatuwa naman pala ang sasakyan na ito. Diba? Okay lang po yan. Matibay naman ang pagkakagawa dito sa minicar. Let's go! Daddy, magaling ka rin naman pala eh. 36 times na akong baksak sa exam ko eh. 36 times na! Exam! Ano ka ba? Kalimutan mo na tungkol dyan, Doraemon. Alam ko na, dadaling ko kayo sa lugar na gusto ninyong puntahan. Talaga? Oo, kahit saan. Gusto ko makakita ng maple tree. Mas maganda kung merong bundok, lawa at mga puno ng persimmon, Nobita. Persimmon? Gusto kong kumain nun, Daddy. Sige, kung yun ang gusto nyo, okay. Ha? Wow, ang galing niya na, Daddy! Daddy, pwede po bang sa express highway na lang tayo dumaan? Okay. Sa wakas, nasa expressway na tayo ngayon. Doraemon, isarado mo ang bitana. Okay, sige!
Ay naku, sobrang traffic naman! Pero bali wala lang yan sa minicar natin. Stop tayo, Daddy! Bakit ba? Atras, Daddy! Hinto! Ah! Sabi ko na nga ba, sila yan eh! Ano ba? Kailan ba under to, ha? Nagugutom na ako! Malayo pa ba tayo doon? Kahit makarating tayo doon, hindi pa rin natin alam kung may makakain pa tayong persimon o wala hindi na! Hindi pa tayo makakakain! Kawawa naman! Karma yan! Hindi nila tinupad ang pangako nila! Mauna na kami! Yahoo! Nakarating na tayo! Doraemon, buksan na natin ang pintana! Wow! Ang sarap talaga ng hangin dito! Oo nga! Nobita, tingnan mo! Ha? Huh? Ang ganda ng lawa! Oh, nakarating na tayo sa ating destinasyon. Nagawa niyo! Sa susunod, malamang papasa na kayo! Sana nga. Pero sayang naman, kung wala tayo sa minicar, hindi tayo makakalanghap ng masarap at preskong hangin, Doraemon. Oo nga naman! Pati ang persimon, boring naman kung hindi tayo makakuha nun, di ba? Makakakuha naman tayo nun! Ah, talaga? Ang chasing belt! Anong chasing belt? Ah, basta isuot mo na ito! Kayo rin po, Daddy! Okay. Okay na ba? Oo. Tapos pindutin nyo na kayo ng button sa belt nyo! Doraemon! Wow! Ito ang ibig ko sabihin. Masusundan natin ang anumang destinasyon na pinuntahan ng minicar. Okay ba yon? Oo. Ang galing naman, Doraemon. Ang ganda dito. Ay, ano ba to? Bakit Nobita? Ay, nako. Newspaper pala. Ang dumi naman. Sino may dala nito? Ha? Huh? Kung titignan mo maigi, ang daming kalat dito. Oo nga, no. Grabe naman. Doraemon, gamit ang practical minicar, ilabas mo ang cleaning truck. Oo nga, magandang ideya yan. Masisira ang magandang tanawin ang dahil sa basura. Eh, ang pagguha ng persimon. Mamaya na muna yon. Huli na natin ang kasiyahan na yon. Nobita! The best ka! Natansya ko sa sinabi mo! Sige, labas mo na. Okay. Wow! Ang galing naman! Okay, tutulong din ako sa inyo. Ay, konti na lang to! pero parang nag-aalala ako sa kanya. Ay, sana lang. Makagawa pa siya ng assignment pagka-uwi namin. Sigurado mapapagalitan na naman siya ng mami niya. Alam mo, Suneo, ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga taong hindi patos sa iba. Hindi ko talaga mapapatawad yun! Kung hindi ako nagkakamali, magkasama at sabay tayo nagsimulang mag-ipon ng mga staff, hindi ba? Oo, Damulan! Pero, bakit ikaw wala nakakaipon? Ano ibig sabihin nun? Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, Damulan? Alam mo, ayaw ko sa lahat ay yung hindi patas! Kapag nakatunayan ko ng daya, alagot ka! Oo, alam ko naman yun eh. Hatiin na lang natin ito. Kinuha niya yung kalahati? Ang engot mo kasi. Pinagyabang mo sa kanya, edi siyempre, ganun na mangyayari. Tama, patawanan mo, kamalasak ko! Mas mabuti pang hindi lalaki na kinausap ngayon eh, Nobita! Hay, nakakainis talaga! Nandito na ako! Ay, nakakatawa talaga yun. Talaga, sinabi mo pa. Okay, inom lang ng inom. Oo, sige. Bigyan mo pa ako niyan. Ha? Ang sarap talaga nito. Gumuguhis sa lalamunan to, pre. Oo, saka sana pare, kalimutan mo na hindi magandang nangyari sa atin, ha? Okay lang? Huh?
Masarap talaga ang kala! Inom pa! Correct ka dyan! Ako din, gusto kong uminom tulad ni Daddy! Hindi pwede ang alak sa bata. Matatanda kasi marami silang problema kaya umiinom sila ng alak at nagpapakalasing sila. Kahit naman mga bata, may problema din, no? Di patas kung sila lang iinom. Pero hindi tamang uminom ka. Teka sandali. Meron din naman kahit di ka umiinom ng alak, gagandang pakiramdam mo eh. Heto. Ang kaayayang takip! Gumawa ka ng juice o soft drinks o kahit anong inumin na gusto mo. Tapos ilagay mo ang takip na ito. Lahat ng inumin na dadaan sa takip na ito ay magiging kaaya-ayang inumin. Tikman mo to. Parang wala namang pinagkaiba ito eh. Hindi. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko naman sa'yo eh. Bakit wala na? Konti lang naman kasi ang ininom mo kanina, Nobita. Kung marami ka na inom, mas matagal ang tama nung ininom mo. Malaki na inumin natin ngayon! Ang galing mo talaga, Shizuka! Okay! Ayan! Cheers! Okay lang, uwi na kami! Bye-bye! Diba? Mukhang hindi maayos ang lakad nyo, ah! Adoray mo, naligaw na tayo! Inom tayo ulit, Shizuka! Sarap mo naman, diba? Please, pabalik-balik na tayo dyan, eh! Maraming salamat! Sarap sa pakiramdam. Nahilo na ako doon, Raymond. Oy, damulag! Ano nangyari? Bakit namumula ang mukha nyo? Ikaw pala, damulag! Uy! Paho ng hininga mo! Madami kasi ako nainom eh. Oo nga, sana sumama ka! Ano ba nangyari sa inyong dalawa, ha? Tingnan mo, may bibigay ako sa'yo. Ang kaayayang takip! Ano naman ito? Ha? Gamit niya, kapag uminom ka ng juice, magiging maganda ang pakiramdam mo. Basta gamitin mo yan, gamitin mo yan, ha? Oo, gagamitin ko. Oo, sige na. Ingat ka. Ano kaya ito? Bye-bye, damulang. Bye-bye, ingat ka. Tara, uwi na tayo. Okay na ako? Nawala na ang lasing ko. Binigay natin kita ng gitara natin! Anong gagawin natin ngayon? Ang mahal ang bili ko ron! Ikaw kasi, bakit mo binigay sa kanya? Lasing na tayong dalawa. Okay, dahil marami na tayong nainom, magkakaroke naman tayo ngayon, Sineo! Okay, yan ang hinihintay ko. Para sa buong bansa! Ako ay may lumang lumipad sa langit. Di ko na nakita. Umutok na pala. Sayang lang pera ko. Pinamili na ilang mo. Kumbagay sana. Nabusok pa ako. Kahimik, ang pangit ng dosis mo. Galing! Ano? Sabi ko, tumahimik ka, pangit ang boses mo! Anong sabi mo, Sireo? Sabi ko, ang pangit ang boses mo, damulag! Ano ba kasing klaseng katay sinisigaw mo, ha? Ang sama na tama sa inyo ng soft drinks, ha? Isa pa? Opo! Siya nga pala, okay lang ba na hindi ka na magpunta sa tutorial? Ay! Tumahimik ka! Wala ka ng pakialam doon, damulag! Bigyan mo ba ako? Pero ubus na si Neo! Bumili ka niya sa labas! Dahil malaki ang katawan mo, kung ano-ano ang ginagawa mo, pinaiyak mo pa silang lahat at sinasaktan mo! Wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang bata! Teka, bakit naman ganyan? Hindi mo na kailangan sabihin yan! Sa puso ko, alam ko naman na mali ako! Nahirapan din ako sa mga nangyayari! Kahit umiyak ka ba dyan, hindi kita patatawarin! Kung sa tingin mo, mali ka, ibalik mo yung stamps ko! Stamps mo? Yung stamps! Yung kinuha mo sa akin mga stamps, ibalik mo sa akin lahat yun, damulag!
Isasali ko na! At yung mga libro at mga laruan ng ibang bata, isasali ko na rin. Okay na ba yung sayo, Sineo? Talaga? Isasali mo na to sa akin? Oo! Sana mapatawad yung lokong ito sa mga kalokohang ginawa niya. Pasensya na. Wala yun. Tara, punta na tayo sa susunod na bahay. Oh, na! Huwag ka namang manipa, Sineo! Ilisan mo! Naku, kapag nawala na ang pagkalasing nila mamaya, lagot siya. Oo nga. Ay! Tama na! Narito na ako, Doraemon. Kumusta? Mabuti naman, Nobita. May assignment ka ba? Wala. Oo? Nobita, kung wala kang assignment at wala kang gagawin ngayon, mabuti pa. Maglaro na lang tayo sa labas. Ano sa tingin mo? Ang lamig-lamig eh. Ay, naku, Nobita, hanggang ngayon yan pa rin na sinasabi mo. Ano kaya? Oo nga pala, taglamig na nga pala ngayon. Ayos na ayos, ang galing naman ito. Tama lang ang ganung galaw sa ganitong panahon. Raymond, ano ba yan? Ano yung hawak mo na yan, ha? Ah, yun ba? Oo! Ito ang lipstick! Yan ba yung ginamit mo para umislide ka sa sahig? Oo. Naku, hindi. Alam mo, Nobita, kayang kontrolin ng bagay na ito ang direksyon ng gravity. Direksyon ng gravity? Maaari nitong baguhin na kinatatayuan mo, Nobita. Pwedeng tumagilid ang posisyon mo nang hindi magagalaw ang nasa paligid. Gagawa ito ng gravity field nang hindi naapektuhan ang totoong gravity natin. Naintindihan mo ba? Mukhang hindi mo naintindihan, ha? Pambihira. Sige, papaliwanag ko na lang sa'yo, Nobita. Pag nasa ski slope ka, hindi mo na kailangan ng lift. Kaya nitong palitan ng slope. Pwede maging pababa ito kahit pataas ang daan. Ano, Nobita? Naintindihan mo na ba? Kasi... Ibig sabihin, hindi mo pa rin pala naintindihan? Mabuti pa, subukan mo na lang. Heto, Nobita, hawakan mo itong nasa bandang taas na parte ng stick. Medyo itulak mo paabante, tapos pindutin mo yung nasa taas na yan. Ano, Nobita, naintindihan mo na ba ako? Oo, nakuha ko na rin. Sandali, Doraemon, bakit di ka dumudulas? Paano kasi gumagana lang naman ang stick na yan sa taong pumindot ng buton? Siya lang ang makakaramdam ng epekto nito na parang tumagilid ang lugar na kinatatayuan niya. Ganun lang yun. Ganun ba? Ayos. Ibalik mo na sa dati. Bumalik sa dati. Wow, ang galing talaga ng bagay na to, Doraemon. Hiramin ko muna! Teka, Nobita! Sa ski slope mo lang pwede gamitin ang stick na yan! Kahit wala namang slope ang daan, magagamit ko rin naman to! Ganito! Wow! Ang galing talaga nito! Ngayon, hindi na ako mahirapan pang maglakad kasi pababa na ang daanan na to! Ayos na ayos to! Bad trip! Nakakainis talaga! Gustong-gusto ko ba naman siyang turuan ng leksyon! Teka, nasa na nga kaya Nobitang yun? Oo na, sige na! Abangan na natin siya! Basta! Kinakailangan makita ko siya ngayon! Ang saya-saya talaga! Tito! Siya yun ah! Oo nga no! Pero bakit gano'n na paglalakad niya? Hoy, Nobita! Sandali! Tumigil ka muna! Sineo! Damula! Ganong kailangan nyo? Parang kasing meron kami napapansin sa'yo eh! Oo nga! Tama siya! Parang ang yabang mo yata! Lalaban ka ba ha? Oo nga! Ang akala mo kung sino ka! Oo! Tingnan mo, Damulag! Sigurado ako na nanggaling kay Doraemon yung stick na hawak niya ngayon! Talaga, Sineo? Hoy, ikaw, Nobita! Patingin ako na hawak-hawak mo yan! Akin na, bilis! Oo nga! Ibigay mo na! Sige! Ito! Hindi ka man lang tumanggi! Ayos lang! Pinapaalala ko lang, mahirap gamitin yan, Damulag! Sinasabi mo ba ikaw lang ang pwede gumamit ito, ha? Oo nga, Nobita! Tama si Damulag! Kung kaya mo, mas lalong kayang gawin yun na iba! Bela! bakit ako pinukpok mo? Sinusubuan ko lang. Hoy, Nobita! Ituro mo na kung paano ito gamitin! Pero mahirap gamitin yan, Damulag. Anong sinabi mo? Sige, una, ibaba mo yung stick sa lupa. Ganito ba? Oo, tama yan. Ay, naku, nagpapaniwala ka dyan kay Nobita. Tumahimik ka nga. Tapos,
Pagkatapos, iabante mo ng konti ang hawak mong stick. Oh, ganito? Sige, konti pa. Oh, ayos ba yung ganito? Oo, tamang-tama na yan. Ngayon, tapos ano? Pindutin mo na yung buton sa taas. At pagkatapos? Pindutin mo. Makulit ka kasi. Sabi ko na mahirap gamitin yan eh. Anak ko, lagot na sumapit yung stick! Paano ako titigil na ito? Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako! Tumigil din ako. Kailangan maibalik ko sa dati yung stick! Kailangan kong akyatin to kahit medyo matarik. Nakainis. Talagang ayaw na ayaw kong umakyat sa ganito. Hoy, Nobita. Ano na naman ba yung ginagawa mo, Nobita? Hindi magandang tingnan na gumagapang ka sa edad mong yan. Pwede ba? Tumigil ka na nga. Elementary student ka na, kaya kumilos ka ng naayon sa edad mo. Itigil mo na yung kalalaro mong yan. Maglakad ka na maayos, yung merong sigla. At kahit ang pagtakbo, dapat maayos din. Ano pang ginagawa mo? Sige, tumayo ka na, ha? Yan, ganyan nga, Nobita. Dapat masigla ka, ha? Teka, bakit para yata patras ang takbo ng batang yon, ha? Ano kaya yung lumaan na yun? Ha? Wala yun? Ay, salamat naman. Tumigil na rin ako sa paghulong ko. Mabuti na lang pala palikuan da na to. Kailangan kong bilisan para mapindot ko na yung stick. Nobita, ituro mo sa akin kung nasan yung stick! Doon ko na iwan sa taas, Doraemon! Ano, sa taas? Sa bandaron! Napapagod na ang braso, Doraemon! Nobita, bumalik na sa normal ang lahat, hindi ba? Oo nga, alam ko yung Doraemon. Kaya lang, pagod na talaga ang braso ko at mga paa ko, kaya ganito na ang ginagawa ko ngayon. Ganun ba? Isa pa, baka kasi pag tumayo ako, mahulog na naman ako ulit. Natatakot na ako! Ganun ba? Kaya lang, Nobita, hindi ka naman pwedeng umuwi sa bahay ninyo na ganyan ang itsura mo, hindi ba? Alam ko na, dapat pababa ang daan para mapabilis ang paglalakad mo. Nasaan na ba yung stick? Heto na! Nakabaan, napindot ko yung stick! Lagot ako! Paano ko nito ito? Ano ba gagawin ko, Nobita? Nakakapagtaka naman, bakit kaya hindi na ako nahulog? Ang galing naman! Ang ganda! Astig talaga, no? Para yun lang, bilib na sila. Pag giniram mo yung laruan, siguradong hindi niya ipapahiram yun. Ano kaya yun? Nakatayo yung aso! Ay, naku pa! Bakit na kaya ako sinusundan? Hindi ito maganda! Doraemon! 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 Pambihira, nakakatakot naman yun. Bakit kaya ganun ang asong yun? Hindi kaya nagmumulto yun? Ako naman eh! Magaling, salamat! Ang galing naman!
Oh, heto na nga pala yung pinangako ko sa'yo. Ow! Doraemon, teka, ano ba yung aso na yun? Ayun ba, meron lang ako inuto sa kanya, Nobita. Ah, ganun ba? Pero bakit parang taong naglalakad ang aso? Dahil dito sa ginamit ko. Ito ang bagay na kokontrol at magpapagalaw sa lahat. Ano naman yan? Ah, basta, alam mo, Nobita, medyo mahirap kasi kung ipapaliwanag ko pa sa'yo isa-isa kung anong bagay na ito. Para madali isa itong remote control. Magagawa nitong kontrolin ang lahat ng merong buhay. Doraemon, kung ganun pala, remote control yan ng mga merong buhay. Pwede ba natin subukan yan? Oo, sige! Alam ko na, doon natin ilagay sa pusang yun! Oo nga, tama ka, Nobita! Meow, 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 meow! Oh, hayo, may sinasabi na sa akin yung pusa! Meow, 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 meow! Masyado matakaw ang pusang to. Bakit? Ano ba sinasabi niya? Papayag daw siya, pero sashimi ang gusto niyang kapalit. Yung kakasya ro sa 10 tao. Ang dami naman nun! Nakakuha naman ako ng pagkain kahit pa konti-konti. Mabuti kung ganun. Tapos ka nang kumain, kaya magsimula na tayo. Ayan! Ayos! Sige, maglakad ka na! Pag nasanay ka, Nobita, mapapagalaw mo rin yan na maayos. Oo nga! Ang galing talaga! Si Suneo yun! Hoy! Teka, bakit parang ang lungkot mo yata ngayon, Suneo? Teka, sandali lang! Ano ba nangyari sa'yo? Makinigay sa akin, Doraemon, Nobita! Susunod, palilipalik ko siya ng mataas! Wow! Galing na na! Suneo, may bago ka na naman laruan! Pairam ako niyan, ha? Pero... Ha? Bakit? Anong problema, Suneo? Hiniram ko naman ito sa'yo na maayos, ha? Bakit ayaw mo ba akong pairamin, ha? Hindi naman sa ganun damulat. Ipapairam ko sa'yo, pero sandali lang, ha? Tumahimik ka nga! Gagamitin ko laro mo ito hanggat kailan ko gusto. May reklamo ka ba? Wala. Kahit anong pakiusap ang gawin ko kay Damula, kinuwi niya pa rin. Paano ko ba yung makukuha sa kanya? Ang sama talaga kaya ng ugali ng Damulag na yun. Gusto mong gamitin yung pintuan ng kahit saan? Parang awa niyo, nagawa niyo naman ang paraan. Alam ko na! Siya na lang ang bahala! Ha? Isang pusa? Oo, tama! Kaya lang. Ano sinabi niya, Doraemon? Kailangan meron ka ibigay sa kanya para tulungan niya tayo. Sige, kumilos ka na! Paano yan? Hindi ko na siya makita. Walang problema. Makikita mo rito ang bawat galaw niya. Ah, paparating si Shizuka. Hi, sexy! Kumusta? Tingnan nyo, gulat na gulat si Shizuka. Ayos! Sandali, nandiyan na! Bakit walang tao? Pero parang may nag-doorbell, ah! Ha? Ay, nalaruan ko! Pakuha mo, Nobita! Ako nang bahala! Nakita ni Damulag! Gawa mo na paraan, Nobita! Hoy! Ikaw, pusa ka! Sa mabalang dali yung laro ko ni Mark Control, ha? Anong ginagawa mo? Ilaro ako, baka matamaan ni Damulag! Huwag ka mag-alala, Suneo! Akong bahala! Galingan mo, ha? Oo, sige! Sige, kaya mo na, Nobita! Hoy, ikaw, pusa! Ang gusto mo po nilalaro ako ni Magkakal, ha? Takeshi, bakit ang gulo-gulo rito? Oh, eh, kasi mama! Sabihin mo, bakit nagkalat ang mga yan, ha? Sorry po, dinipikaw na lang! Ay, ang galing-galing naman! Tagumpay ang mission natin! Ang galing mo! Oh, heto yung pinangako ko sa'yo! Sa tingin ko, mukhang wala namang nasira, eh! Tingnan mo, maayos naman ang lipad, di ba? Pwede ko subukan? Hiramin mo? Sige na naman, Suneo, kahit sandali lang, ibabalik ko agad!
Sige, basta sandali lang, ha? Wow, ang galing pala na ito! Okay na, Nobita. Akin na, ibalik mo na. Na? Naku, lagot! Ano nangyayari? Ayan, sabi ni, sinira mo yung Nobita! Damulag! O bakit? Ano ba nangyari sa'yo si Leo? Sinira ni Nobita yung laruan! Ano? Siguro siya rin na nagutos na sa pusa na kunin yun! Kung ang galit na galit silang dalawa sa akin. Sigurado may hirapan tayong umuwi. Kita. Kayo po pala, teacher. Oh, nagawa mo na ba yung mga assignments mo? Tama. Nobita, wala na tayong problema. Oo nga pala, meron tayo nito. Nakakainis talaga yung si Nobita. Lagot siya sa akin kapag nakita ko siya. Magbabayarin niyo siya sa pagsiraan niya sa laruan ko. Ha? Ah! Si Nobita? Si teacher yun na. Hello, teacher. Kasama niya si Nobita. Nakakainis. Ibalik mo yung remote control. Hoy, Nobita! Kumanda ka sa akin! Nobita! Ano ka ba? Ang galing ko! Ano ba tinitignan mo? Eto, naghahanap ako ng comet. Ha? Ng comet? Kaya lang wala pa akong makita hanggang ngayon eh. Mukhang mailap yata sila ngayong gabi. Ha? Bakit? Ah, nako, wala. Meron lang ako naalala. Sige, bye! Sige, ingat ha. Ani sinabi niya? Naghahanap siya ng comet? Napaka-weird talaga ni Diksugi. Ha? Totoo? Nakita mo si Diksugi? Oo, at ang sabi niya pa sa akin, nung tinatanong ko siya, naghahanap daw siya ng comet. Kung ganun pala, huli na siya! Tignan mo, ayun si Diksugi! Hoy, Diksugi! Halika, may sasabihin ako sa'yo! Huh? Ano yun? Ganito kasi, alam mo, naintindihan ko ang nararamdaman mo, kaya lang nakadaan na kasi ang Halley's Comet eh. Oo! Tungkol ba sa comet? Hmm. Eh, hindi naman yung Halley's Comet ang hinahanap ko kagabi. Oh! Ha? Bakit meron pa bang ibang comet, ha? Oo naman, oh. Oh! Maraming comet sa space. Hindi nga yung mapilang, eh. Sa loob ng isang taon, inaasahan na merong comet na muling daraan. At siyempre, iba pa yun sa Halley's Comet. Alam ba ninyo, yung mga ibang comets, masyado silang maliit. Kahit nga malapit na sila sa Earth, hindi natin sila madaling makikita. Kaya nga kagabi, nagpaka-comet hunter ako eh. Comet hunter? Oo, yung comet hunter ay tao nakakadiscovery ng bagong comet. Kung ganon, posible talaga na makakakita ka ng comet, Diksugi? Oo, kasi meron akong telescope. At kapag napatunayan ng astronomical observatory na nakadiskubri ka ng comet, ipapangalan nila yun mula sa'yo. Wow! Ang totoo nga, marami ng Japanese na sumikat. Katulad ni Honda, Ikitani, at marami pang iba. Ang dami mo talagang alam? Di naman. Talaga lang kasing mahilig ako magbasa ng books. Ha? Sige, mauna na kami, ha? Nagmukha kaming mga engot ang dahil sa'yo! Oo nga, palibasa kasi napaka-engot mo! Ang hirap talaga maging isang taong walang alam gaya mo, Nobita! Oo nga, napaka-mangmang mo! Halika na ba! Iwan na natin ang batang yan na walang alam! Nakakainis talaga! Oo, maghanap na tayo ng comet! Anong problema? Gusto ko makadiscovery ng Nobita's comet! Ano ba pinagsasasabi mo? Imposible yan! Masyado maliit ang chance na makadiscovery ka ng comet! Kung meron man, maraming hirap ang pagdaraanan mo! Napaya kasi ako kanina eh! Sa harap ni Shizuka! Ayokong magpatalo kina Diksugi, Damulag at Suneo! Oo, sige na nga! Wow! Oh, ayan, pwede ka na maghanap ng comet! Salamat ah! Ang mabuti pa, magpapahinga muna ako ngayon! Ay nako, si Nobita talaga. Bakit naman yun po? Mula, nakakainis naman! Bakit? Heto na, tagatanggal lang anumang hadlang! Pag nilagay mo yan, gano'ng mang kakapal ang bubong o ulap, makikita mong gusto mong makita. Gusto mo subukan? Huh? Tama ka nga! Ngayon lang ako nakakita ng langit na ganito karaming stars! Ang ganda!
Sandali, meron kaya ako makikita ang comet ngayon? Tignan ko nga, ang lawak ng langit! Sandali lang, Nobita. Matanong nga muna kita. Ikaw ba alam mo ang kaibahan ng isang comet sa isang star? Yun ba? Hindi eh! Paano ko ba malalaman yun? Ganito kasi yan. Ito mga nakikita mo ngayon, yan yung mga ordinaryong bituin na nakikita natin gabi-gabi. Kung mga ordinaryong bituin lang nakikita ko ngayon, paano ko malalaman ang isang comet na pala yung tinitignan ko, ha? Para malaman mo kung anong hinahanap mo, dapat pag-aralan mo muna yun. Naiintindihan mo ba? O paano? Good night, matutulog na ako. Kuha tayo ng moon number two! Moon number two? Ang bihira, ano na naman bang naisip ni Nobita? Doraemon, ano yun? Huh? Ah, maganda nga yung naisip mong yan. Naisip ko kasi okay lang naman siguro kahit maging dalawa ang buwan ng Earth. Ang planet Mars nga, dalawa ang buwan eh. At ang planet Saturn naman, 17 lahat ang satellites nila. Ang dami pala. O, nakita mo na? Maganda yung naisip kong ideya. Biruin mo yon. Isa pala akong henyo. Ang galing ko! Ano? Isa kang henyo? Nobita, tama na yan. Sa tingin ko, ayos na to. Hindi pwede. Kailangan mas malaki pa. Baka kasi mamaya, magalit na sa atin ang bundok na to. Kung maliit lang to, hindi natin to makikita mula sa Earth. Ilagay na lang natin to dito. Sa pamamagitan niyan, makakapag-orbit at makakapag-revolve na siya. Ang galing! Ano ba yung revolve? Makinig ka, ang moon umiikot yun sa paligid ng mundo at nangyayari yun sa loob ng isang buwan. Yun ang tinatawag na revolution. O sige, i-launch na natin yan. Gloves na nakakapagpagaan sa mabibigat! Tara, ayusin na natin, Nobita. Ayan, nagawa na natin! Ang kailangan nalang gawin ay i-launch ang bagay na yan! Nobita, simulan na ang countdown! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Go! Launch! Ang galing! Nagawa natin siyang i-launch! Halika na, obserbahan na natin siya doon sa kwarto mo! Hindi maaari! Masyado na malayo, hindi na makita! Pero kailangan maging ganyan talaga siya kataas. Wala na bang ibang paraan? Paano mo siya maobserbahan kung gano'n siya kalayo? Oo, naalam ko na yan. Ang kaso nga lang. Alam ko na! Meron na ako naisip na paraan para dyan! Talaga to, Raymond? Oo, Nobita! Yay! Ano ba yan? Buwan ba yan? Hindi, no? Parang ang weird naman yan. Nagkataon kasi na nagkatagpo ang rotation ng buwan na to at ang rotation ng Earth. Yun ang dahilan kaya nandito siya at nakikita natin siya ngayon. Oo nga, pero hindi naman pwede maging buwan ang bagay na yan eh. Oo nga, hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, Nobita. Bubbles ka kasi. Uwi na kami. Pero teka. Ay, ang boring naman dito. Kawawa naman. Sige, Nobita, uuwi na rin kami. Bye-bye. Teka lang, bakit? Ano ko ba naman, Doraemon? Nagbuhan na naman ako katawa-tawa sa kanila! Nako, nakakainis ka talaga! Nako! Huwag ka nga magreklamo dyan! Ako naman ang nagtrabaho sa lahat ng ito, ah! Kahit sa! Sobra kasi ang mga ginagawa mo! Hindi, no! Kasalanan to ng gamit mo! Hindi ko kasalanan! Kung inayos mo ang pagkakainis, sana ako magkakapalahan! Bahala ka ngayon! Ang lamig naman. Grabe talaga yun si Mami. Paano niya nagawang utusan ako sa ganitong kalamig na panahon? Wow, ang init naman! Naku po! Nagutaw kay Mami, nagastos ko yung pera! Ilabas mo yun! Ibalik mo sa akin ang pera! Pero imposibleng maibalik sa akin yun! Mali yung ginawa ko! Ano sasabihin ko kay Mami? Nahulog ko yung pera, merong kumuha sa pera, binigay ko yung pera. Siguradong hingin sa akin yung pera! Paano yan ngayon? Ah!
Doraemon! Nandito ka na pala! Teka, anong ginagawa mo? Naisip kong ibenta yung mga hopium mong guko. Ang dami ko kasi nabili. Hindi kasi ito pwedeng basta nalang itago. Masisira kasi. Ito ang makinang bumibili at nagbebenta. Makakabili ako ng kahit ano mula rito. Ha? Merong lumalapas na pera? Makakabenta ka dyan ng kahit anong bagay. Yan ang tinatawag na buy and sell machine o kaya naman pwede rin vice versa. Ah, itong kape na to, pwede mo ba itong ibenta dyan? Nagamit ko kasi yung perang pamalengke ko eh. Ah, ganun ba? Ba't hindi mo subukan? Eto, ibibenta ko na! Wow! Bumalik yung 100 yen! Ang galing na machine na yan! Eh, sige, salamat! Ayos, sa wakas! Matagal ko lang gustong bilhin to! Tingnan mo! Sino ba ito? Nanggaling siya sa bookstore! Kailangan lagyan ng cover! Alam mo, napansin ko lang, para masyado ka yatang excited sa bagong libro na yan! O yan! Pwede na itong basahin! Halika, magbasa ka na! O, baka makusot! Yung laway mo, ah! Teka, yung hininga mo! Nakakatawa talaga! Tumatansik yung laway mo, Doraemon! Yabang mo naman! Nakakatawa talaga! Ang ganda ng kwento! Ngayon naman... Yan! Ibenta mo yan! Magkano kaya makukuha kong pera doon? Wow! 360 yen! Ang galing! Bumalik lang yung pera ko! Ang galing ko. Na makinay, oh, sige, salamat! Nakabili ulit ako ng bagong comic book! Ah! Tingnan mo si Nabita! Galing na naman sa bookstore! At may dali na naman siyang comics! Hoy, Nabita! Kayo pala tamulag! Alam mo, Nabita, parang ka talaga sira! Ba't dalawang beses ka akong bumili ng comics sa isang araw, ha? Ah, yun ba? Ewan ko, pero sa palagay ko, sa loob ng araw na to, mababasa ko ang lahat ng comic book na gusto ko. Tulad nito. Mabuti kung ganun. Ipairam mo muna sa amin to kahit sandali. Teka, sandali lang. Huwag kang madamot. Ipairam mo sa amin. Ayan, ako kasi. Ayaw mo kasi magpairam. Ay na. Ang sama naman niya. Nabita! Ah? Anong problema? Wala naman bakit si Shuka. Kasi Nabita, gusto ko nang kunin yung libro na pinahiram ko sa'yo dati. Kailangan ko na kasi eh. Yung pinahiram mo? Nalagay ko yun sa makina! Sa makina? Huwag mong sabihin na nawala mo yun. Hindi! Hindi ko nawala! Ibabalik ko yun agad! Importante ang libro yun! Oo, alam ko yun! Magkita tayo mamaya! Ano ka ba naman, Nabita? Anong gagawin ko ngayon? Tulungan mo ako, Doraemon! Tulungan mo ako! Sandali, sa tingin ko pwede mo pa yung makuha uli. Talaga? Pwede ba? Pero makukuha mo yun kung babayaran mo yun ng mga 10 beses ang halaga ng binenta mo. Ano? Ang laki! 10 beses ang halaga? Nung binenta mo yung libro ni Shishuka, magkano ba yung halaga nun? Medyo mahal yun. Bago pa kasi ang librong yun eh. Mga 260 yen yata. 260 yen times 10 is equal to 2,600 yen! Yun ang kailangan mong bayaran! Masyado malaki yun! Saan nakukuha ng ganong kalaking halaga? Gumawa tayo ng paraan. Yan, subukan natin yung sirang libro. Nakuha niyan lang. Paano na to ngayon? Wala na talaga akong pag-asa! Bakit naman kasi ako ganito? Bakit wala akong kwenta? Malas pa! Ano ka ba? Tumigil ka nga! Alam ko na! Sandali lang ha! Ayun, nakita ko na siya! Mga lumang dyaryo at magazine to. Ito na lang ang ibebenta natin. Pero sa tingin mo ba, sapat na ang mga yan? Hindi ko alam, pero wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Ano to? Ba't nagbabasa ng ganito si Daddy? Wala na tayong panahon! Ang laki! 3,000 yen! 3,013 yun ang kinita natin! Hindi ako makapaniwala! Ang laki ng kinita natin! Ang galing! So, paano nangyari yun? Na problema ko!
Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisolito. Ito na ang libro mo. Ayos, nagawa ko na naman makalusot. Ano naman yung binubulong mo? Ah, wala. Huwag mo akong pansinin. Bahala ka na nga. Ay, bakit wala yun rito? Nandito lang yun ah. Ano bang hinahanap mo dyan, Daddy? Ha? Ano kasi? Nakita mo ba yung magazine dito, ha? Anong magazine? Wala. Hindi yun importante. Halina kayo, magmeryenda na tayo. Opo! Wow, happy ang munggo! Nakakapagtaka. Mga lumang dyaryo at magazine lang naman yun, ha? Bakit ganun kalaki? Ay, sa magazine na yun doon ko inipit yung ipong kong 3,000. Nasaan na kaya yun? Daddy, may problema ka ba? Ha? Huh? Wala yun. Wala akong problema. Wow! Ang dami naman ng mga litrato na yun! Oo nga! Oo! 10-36 shots na film kasi ang naubos ko sa hiking na yun eh. Ha? Ako lang nandito, ako rin to. Grabe, ang dami ko naman kuha. Aba, ito pa pala. Kahit anong angulo, ang ganda lang kuha. Malamang matutupad yung pangarap kong maging photographer. Aba, ang ganda nito ah. Ikaw to, si Shuka oh. Talaga? Ito, kunin mo. Salamat ah. Ano, ang ganda ng kuha, di ba? Oo, maganda. Sineo! Bakit parang wala akong litrato dyan, ha? Sandali! Teka lang, ha? Ito pala eh, oh! Ito sa'yo, damulag! Sineo! Ako, wala ba akong kuha dyan? Wala akong makita eh! Kakainis! Sabi ko kasi magdadala ako ng camera, pero sabi niya siya nang bahala! Ito! Meron ka pala, oh! Talaga? Tingnan mo, ang ganda ng pagkakakuha! Pambira talaga yung si Sineo. Sinet niya nga yung timer pero palagi naman sa kanya nakasentro yung camera. Tama ka, Damulag. Kaya nga ito lang ang picture ko eh. Buti nga yung inyo. Marami. Itong sa akin, isa lang. Andito na ako. Welcome home sa'yo, Nobita. Anong problema? Ito yung picture namin. Picture yan saan? Yan ang picture namin nung nag-hiking kami. Aba, meron ka palang puppet? Tama ka. Ako nga pala si Doraemon. It's nice to meet you. Ikaw talaga. Ang dami-dami mo talagang pakulo. Saka bago maglaro niyan, tignan mo muna ang picture. Oo nga pala, pasensya na. Ang pangit naman ito. Oo nga! Ang pangit, diba? E nasan yung iba? Wala na akong ibang kuha, Doraemon. Nag-iisa lang yan eh. Alam mo, hindi mo naman masasabi na kuha mo litrato na to eh. Oo nga, yan din ang iniisip ko. Bakit naman kasi nagtiwala ako kay Sineo? Ay, ang dami-dami naman magagandang tanawin doon. Saka nag-post pa naman akong katabi si Shishuka tapos wala naman nangyari. Tahan na, huwag ka na umiyak. Ito, may ipapakita ako sa'yo. Ito ang fancy photo printer! Anong sabi mo? Fancy photo printer? Ipapaliwanag ko sa'yo. Eh kung tigilan mo na kaya yan. Asensya na. Ang fancy photo printer ay magagamit sa pag-e-edit ng mga litrato mo ayon sa gusto mo. Kagaya na lang nito. Tingnan mo to, ha? Ipasok mo siya rito. At saka mo i-switch on. Ayan! Kung medyo naigit na lang ang camera, mabubuo ako. Sige, palayuin natin ang camera. Ayan! Hindi na ako putol! Kaya lang, masyado naman yata malayo. Oo nga, napansin ko nga. I-adjust natin ng konti. Yan, sa tingin ko okay na to. Ngayon, i-print na natin. Ayan! Maayos na ang kuha ko! Nagawa natin! Pero, kailan ba kayo nag-hiking, naalala mo? Oo naman, no, nakaraan linggo lang eh. Bakit mo naman natanong? Nakakainis ka! Bakit hindi mo ako inimbita? Ikaw talaga, makakalimutin ka na. Inimbita kita pero ang sabi mo may usapan kayo ni Dorami. Tapos pumasok ka sa time machine. Nakalimutan mo na ba yon? Ha? Nakalimutan mo na? Oo nga, naalala ko na. Pasensya na. Alam ko na, meron akong magandang naisip. Sandali lang ha. Heto na pala.
Ano ba yan? Ang dami namang alikabok niyan! Ano ba kasi yan? Photo album ko. Ito, oh. Itong isang ito na lang. Alam mo ba, maraming nagagawa ang machine na to, Nobita? Aba! Kung titingnan mo yan, parang kasama niyo na rin ako nung nag-hiking kayo. Oo nga, ang galing naman. O sige, simulan na natin ang litrato na to, Doraemon! Okay! Talaga si Suneo, sinit niya yung timer pero tumayo rin siya sa harapan ko. Madali lang itong i-edit, papalitan lang yung angulo ng kuha. O ayan, ayos na ba yan? Okay na yan, i-print mo na! Sige, print! O ano, Suneo, akala mo ha? Tara, ayusin na natin lahat ng natitira. Bakit ganito? Inaasar nila ako niyan, kaya ang bagal ko. Ah, so kung iuurong natin sa bandang kanan, siguradong nandun ka. Ito ka na pala! Huwag mo na lang i-print yan, hindi na kailangan. Bakit? Hindi ba magandang picture to? Basta, yung susunod na kasi. O sige. Wow, ang ganda bulaklak. Oo, ako nakakita ng bulaklak na yan eh. Kaso bigla akong tinulak ni Suneo eh. Pwes, kung ganon, balikan na lang natin ang oras. Talaga? Kaya rin gawin ang machine yan? Ayan! Ganyan talaga nangyari! Oo nga. Ano, i-print na natin to? Hindi! Bago mo pa i-print yan, subukan mo na lang iabante ang oras. Oo, sige. Yan, yan! Sinubukan sana ni Suneo yung kunin ng bulaklak pero pinagalitan siya. I-print natin yan. Irigalo natin kay Suneo at Shizuka. Okay, sige. Print! Ayan! Nandun na kami sa Mount Peak! Kailangan din lang itong palitan ng angulo. Okay! I-print mo na yan! Ah! Yung binocular! Nag-iraman sila niyan, pero ako hindi nila ako pinahiram kasi baka daw masira ako yun. May nakita nga yata sila nung ibon. Pero ako, wala akong nakita kasi hindi nila ako pinahiram. O, Shasha, huwag nyo umiyak. I-print na lang natin yung mga nakita nila sa binocular. Pwede ba yun? Wow! Ang cute naman! I-print mo lahat! Yan, ang dami na nating magaganda picture! Kailangan ko na itago ang machine na to. Teka, sandali lang! Bakit? Meron pa bang iba? Nung kasi mga oras na yan, bigla na lang umulan. Pero tumigil din agad. Tapos may nakita kami malaking rainbow. Kaso naubos na agad yung film niya. Paano kaya yun? Subukan natin kung kaya nga. Ha? Huh? Kailangan pa natin palitan ng oras at saka angulo, kaya medyo mahirap. Pero... eto na! Ang galing! Tama! Tignan mo, Doraemon! Ang ganda ng rainbow, di ba? Oo, maganda. I-print natin na malaki tapos ibigay natin sa kanilang lahat. Pagkatapos, ano na sumunod na nangyari? Pagkatapos noon, bumaba na kami sa bundok. Teka muna! Isumo nga sandali yung punong yon. Bili sa banda doon! Yan ba? Hindi, konting taas pa! Yan, stop! Alam ko na! Yan yung binocular na naiwan ni Suneo! Nakalimutan niya! Eh, di ba? Huwag ka na magsinungaling! Dinala mo ang binoculars na yun na nag-hiking kayo! Siguro winala mo yan, ano? Hindi, Mami! Maliwala po kayo sa akin! Wala talaga akong alam tungkol sa binoculars na yun! Sigurado ka ba dyan, ha? Kailangan mapaniwala ako siya! Okay, sige. Naintindihan ko na. Naniniwala na ako sa sinabi mo sa Suneo. Salamat po, Mami! Hi, Suneo! Dinala ko rito yung nakalimutan mo nung nag-hiking tayo. Eto, naiiwan mo to sa bundok eh. Alam mo, ako nakakita niyan. Dapat mag-iingat ka na sa susunod. Ikaw, bakit hindi ka magsalita? Ano ba nangyayari? Ikaw talaga, Suneo!
Wala naman. Meron lang kasi akong gustong irigalo sa'yo. Ha? Irigalo? At napakaganda na ito. Wow! Maraming salamat! Pero teka lang, hindi pa naman ngayong araw ang birthday ko, Nobita. Walang okasyon. Kung ganun, bakit? Nakapagtataka naman. Meron yata akong kailangan malaman. Hmm? Tumigil ka! Lumayo ka! Huwag kang lalapit! Ano nangyayari, Doraemon? Gising, Doraemon! Gising ka! Anong problema mo? Balay ka! Hindi ka tao! Itapon mo nakakadiring bagay na yan ngayon din! Pero bakit ganun? Paano niya nalaman? Umalis ka dyan! Hindi kita mapapatawad! Alam mo namang takot na takot ako sa taga, hindi ba, Lumita? Papasensya na, nagkamali ako. Sorry na. Kaya sabi mo sa akin, paano mo nalaman yun? Dahil sa lens na nakakakita ng lahat. Ano naman yan? Kapag sumilip ka sa lens na to, makikita mo ang mga ginawa at gagawin ng isang tao. Tara, ipapakita ko sa'yo. Nakita mo ba yun? Parang ang lungkot naman na mamang yun. Bakit? Ano ba yun? Naku ba, binabalak niya manghindap ng bata! Pati mang snatch! Tsaka magnakaw! Tara, pumunta tayo sa pulis! Hindi pwede! Wala pa siyang ginagawa, Nobita! Oo nga, pero kung hihintay natin siya, baka mauli na tayo. Oo, alam ko rin yan, pero... Oo nga, tama! Ito ang Dodgy Man! Pag dinikit mo to sa kanya, lahat ng gagawin niya, papalpak! O sige na, ididikit ko to sa kanya. Ayos, hindi na siya makakagawa ng masamang bagay ngayon. Nag-aalala pa rin ako eh. Ang mabuti pa, sundan natin siya. Naku po, yung batang yun! Shhh! Huwag ka maingay. Ayos! Rumi ka! Pasensya na kayo, meron ba nasaktan sa inyo? Ay, wala. Ay, anak, anak! Napakabuti nyo, iniligtas mo ang buhay ng anak ko, maraming salamat. Ha? Pumalpak ang pangingidnap niya, hindi ba? Ay... Naku, yung pang-i-snatch! Ganyan na ganyan din yung nakita natin sa lens. Piniwan mo ba? Piniwan mo! Piniwan mo! Piniwan mo! Piniwan mo! Aba, ito yung bag ko. Mabuti't nakuha mo. Inagaw niya sa akin to kanina. Mabuti na lang talaga't nahuli mo sa para sa akin. Salamat ha, maraming salamat. Bakit ba napakamalas ko itong araw na ito? Pinapalak niya pa rin kaya gumawa na masama. Pero yung nakita natin kanina, may papasukin siyang isang bahay. Pumasok na siya! Mukhang magtatagumpay na ako ngayon. Pabira naman po sa'yo, ano ba? Pambihira talaga. May sunog! Kailangan ng tubig, kaya pala minamoy ako kanina. Nakulang pa yung sunog, Doraemon! Nakukulang pa. Tingnan mo, Nobita. Pinapatay niya yung apoy. Puro kapalpakan. Malas talaga kung ano-ano nangyayari dyan. Kailangan pa, konti pa, kailangan pa ng tubig. Saan ba? Ito, dito. Namatay din. Ay, nawala na yung kita apoy. Kita mo na, naging maayos ang lahat, hindi ba? Ha? Yung may-ari ng bahay.
Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay? Nyay! Oh, hindi ba ikaw yung lalaki kanina? Ah, siya po yung tumulong sa akin kanina, Papa! Ay, nako, pasensya na. Teka, ikaw rin yung nakabawi ng bag ko, hindi ba? Bakit nandito ka? Kasi ho, ang totoo niyan eh, ako ho. Ikaw rin ba ang pumatay doon sa kumalat na apoy? Ayan ho kasi eh. Patawarin niyo ako. Yun po ang totoong nangyari. Ganun ba? Nagsara pala ang kumpanyang pinapasukan mo, kaya wala kang maipagamot para sa asawa mo may sakit. Kaya naisip mo yun. Oo, oh, kaya nga, bigyan ko ang tawad. Pero sa totoo lang, matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko talaga lubos maisip na isa kang masamang tao. Kaya meron ako naisip na isang magandang ideya. Ano kaya kung magtrabaho ka na lang sa kumpanya? Totoo ba yan? Apa, doon na lang po kayo. Oo nga. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nalutas na rin ang problema niya. O sige, bukas na bukas magsisimula ka na sa trabaho. Basta pagbutihin mo lamang ang trabaho. Tamang tama, gusto ko ba naman basahin ang comics na ito? Ibalik mo sa akin yan! Saka na, babasahin na muna namin! Akin yan eh, ibalik mo sa akin yan! Sandali lang! Ibig mo sabihin, hindi mo ito papayaram sa akin, ha? Pero kasi... Ah, nagre-reklamo ka na rin ngayon, ha? Sige, banata na yan! Banata na yan! Mabuti naman kung ganun! Ha? Ang corny naman nun? Kasi pag pinahiram ko yan, malamang hindi nyo naisoli. May sinasabi ka ba dyan, ha? Wala akong sinabi! Hindi ko pa naman natapos basahin ang comics na yon. Nakakainis talaga. Pero kung lalabanan ko si Damula, hindi rin naman ako mananalo sa kanya. Tingnan mo, nanalo ko. Ang galing ko, hindi ba? Saan po kayo nanalo? Nanalo ko sa golf. Ha? Meron kasing handicap, kaya kahit hindi ka na... kahit hindi ka masyadong magaling, pwede kang manalo. Ano po yung handicap? Ganito kasi yan eh. Alam mo, sa larong golf, ang labanan dyan eh kung ilang beses kang pumalo at ilang beses ka nakapagpapasok sa buong golf course. Alam ko na! Yung may pinakamaraming tira, siya ang panalo! Baliktad naman yun eh. Para kasi maging pantay-pantay ang skill ng mga players, meron silang score na kung tawagan ay handicap. Yung magaling na player, mababa ang handicap. Yung hindi naman magaling, mataas ang handicap. Tapos, maglalaro na sila. Ibabawas ang handicap score sa total ng dami na naging palo nila. Kung sino mas konti ang palo, siyang panalo. Alam ko na! Nung binawas yung handicap score nyo, saka kayo nanalo. Mas ayos pala lahat ng bagay, mayroong handicap, di ba? Doraemon! Doraemon! Wala ka bang ilalabas dyan na para sa akin, ha? Hindi pwede! Kung akala mo, maglalabas ako agad porque sinabi mo, nagkakamali ka! Hindi naman sa ganun, Doraemon! Hindi nga siguro ganun, pero... Doraemon, sige na! Handicap helmet! Kapag ginamit mo ang handicap helmet na to, magiging ka-level mo mga tao o bagay sa paligid mo pagdating sa lakas o katalinuhan. Paano ba gamitin yan? Oo nga pala. Sa pamamagitan din ito, maaaring maapektuhan ng mga bagay o tao na nasa layong 4 square meters hanggang sa... hindi ko talaga ito dapat ipahiram. Ha? Wala namang ganyanan! Akin ang iyan! Ano ka ba? Huwag mong gawin yan! Kapag naging ka-level mo na ang Japan, katapusan na ng mundong ito! Ang okay mo naman! Gusto ko lang samantalayan ang pagkakataon para makalaban si Damulag! 100! Nabuo mo 100 push-ups! Ang galing mo talaga, Damulag! Hindi naman! Kailangan na talaga mag-exercise! Hindi pa masasabi malakas akong lalaki! Hindi, malakas ka talaga, Damulag! Kumusta kayong dalawa? O, simba ito, oh! Teka nga muna! Ano ba tinatawa-tawa mo dyan, ha? Dahil sa ginawa mo kanina, hinahamon kita ng isang laban! Ano? Lalaban ka na sa akin, ha? Tama ka, ganun nga! Oh, ganun, ha? Pwes, palili pa rin kita! Ngayon, ako naman! Ha?
Lagot ka sa akin! Andre! Alam mo, bakit parang magkasing lakas sila? Ano ba itong nangyayari? Ngayon, pareho na kaming dalawa ni Damulag na mahina. Pero dahil nag-push up siya kanina, mas mahina siya. Lamang ako sa kanya. Suneo, lalaban ka ba? Kung ganoon, hindi mo rin alam kung paano. Ah, oo nga pala. Naging ka-level ko na siya dito. Alam ko na. Magtanong na lang tayo kay Dekisugi. Pero, alam naman kaya niya yan? Siyempre naman, Nobita. Matalino kasi siya eh. Ganun? Hmm? Oo, tama. Tamang-tama. Magsisimula pa lang akong gumawa ng mga assignments ko. Halika, sabay-sabay na tayo. Oo, sige. Tayo na. Ito ba? Madali lang ito eh. Oh. Anong nangyayari? Ba't di ko alam sagutan ito? Patirin ba ikaw? Nakakainis! Bakit? Ano nangyayari? Ano? Anong gagawin natin kapag hindi nagawa yung assignment? Lagot tayo kay teacher! Huwag ka mag-alala, Shizuka, kung bahala! Pero? Shizuka, magtiwala ka lang sa akin! Oh, sige! Ikaw na ang bahala! Mukhang maasahan kita ngayon, Nobita, kaya lang nakakapanibago ka! Ikaw naman! Huwag ka naman ibago! Teacher! Magandang hapon po! Ano yun? Oh, ikaw lang pala, Nobita. Kung hindi mo masasagutan ng ganong kadaling question, anong ginagawa mo pag nagle-lecture ako, ha? Tama ka! Medyo mahirap nga ito, kaya hayaan mo, huwag mo na lang sagutan ito. Sige na, ha? Bukas na lang. Ayos! Yun ang sinabi niya. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Salamat, Nobita. Walang anuman. Hay nako, ang ganda talaga ng araw ngayon. Nakakatuwa. La 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 la. So wakas, nakita ko rin si Nobita. Maganda kung pantay-pantay ang kakayanan ng lahat ng tao. Magiging payapa ang mundo. Tama. Oras na maging ka-level ko ang lahat ng tao sa buong mundo. Magkakaroon na naman payapang lipunan ng lahat. Sabi ko na nga ba, wala siya maiisip na maganda. Hindi pwede yan. Gagamitin ko sa kanya itong Oshiyoki gun para pigilan siya. Sandali. Kapag pinasuot ko to sa ibang tao, papantay ako sa level niya. Masaya to! Teka, saan niya kaya binabalak pumunta? Talaga? Kapag isinuot ko to, gagana uli ang utak ko? Oo! Kung nagdududa ka sa sinasabi ko, di subukan mong isuot yan. Oo nga no, naging parang mas maliwanag ang pag-iisip ko ngayon kaysa kanina. Sabi ko sa'yo eh! Sinet ko ang scope noon hanggang sa 500 square meters. Kaya isa na rin akong henyo ko gaya niya. Tapos na! Nagawa ko lahat sa isang iglap! Nagawa ko nga! Ayos! Ganito lang pala kadali gumawa ng assignment eh! Saya-saya ko ngayon! Pero teka lang... Nobita! Doraemon! Ito, binabalik ko na! Pero bakit? Naisip ko kasi gusto ko maging kagaya ni Dekisugi kahit wala niyan. Kaya naisip ko na wala talagang ibang paraan kundi mag-aral ako ng walang halong pandaraya. Aba, maganda yung sinabi mo! Sus, ordinaryong desisyon lang yun. Kahit na, dahil sa naisip mo ang bagay na yan, ibig sabihin, tumalino ka na nga. Hindi naman. Hindi, malaki ng improvement mo. Ganun ba, Doraemon? Salamat, ah! Ano yan dala mo? Wala! Wala to! Huwag mong pansinin! Sige na! Ano nga yan?
Wala nga lang to, Nobita. Alam ko na. Siguro magandang gamit yan, ano? Pairam naman ako niyan, Doraemon. Hindi pwede. Sige na naman. Sinabi ko na hindi pwede. Ang damot-damot mo naman. Nakakainis ka. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Kailangan ko talagang gamitin to sa'yo. Teka muna, Doraemon. Uminahon ka lang. Umuli ka, Nobita. Itatama ko yung ugali mo. Hindi! Doraemon! Doraemon! Ano ka ba ang ingi mo naman? Hinamo ng konti ang boses mo! Eh, paano kasi? Si Damulag at Suneo eh! Sinabi ko sa kanila ayoko, pero pinilit pa rin nila ako sumali sa wrestling nila! Pagkatapos unti-unti na nagiging totohanan yung laro namin, ginawa ko ang lahat para lang makataas sa kanila! Pero dahil sa sobrang pagmamadali ko, naiwan ko tuloy yung bagko at sapatos! Doon sa likod ng eskwelaan ko naiwan yun, Doraemon! Paano na ngayon yan? Eh bakit hindi mo kunin? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Halika! Nobita! Lumabas ka dyan! Oo nga naman! Palibasa kasi iniisip niya na meron siyang Doraemon, kaya nagyayabang siya ng ganyan eh! Oo nga eh! Mabuti ba bigyan natin ang leksyon ng mayabang na yun! Oh, ano? Nakita mo na? Edi gamitin mo to. Ang Tachycopter! Malamang lalabas ang gamit ng Tachycopter! Kaya paulan na natin siya ng bato! Paano kung gumamit siya ng Doko Demo? Huwag kang magalila! Di ba sira nga yun kaya dadali sa pagawaan? Oo nga! Anong gagawin natin? Sige! Humanda sila! Nobita, lumabas ka rito! Oh, ano nang plano natin? Teka, may kukunin lang ako. Ito na lang! Wow, ang galing! Ang disusing submarine! Pero ito, susi ang nagpapatakbo rito. Pang underground? Lumulubog kasi ito sa lupa eh. Nanggaling ba yan sa future? Nobita, hindi na importante yun. Oh, halika na! Okay lang ba na gamitin to? Ihanda ang periscope! Roger, ngayon din! Iyan, nakikita ko na! Ayun sila! Hoy, Damulag! Suneo! Ayun! Kung naiinis kayo sa akin, di subukan niyo akong huli! Ano ang boses na yun? Sinubito! Nasaan yun? Bakit nawala? Doraemon! Punta na tayo sa likod ng school! Roger! Damulag! Parang sa ilalim ng lupa sila dumadaan eh! Sa ilalim ng lupa? Saan naman sila pupunta? Baka doon sa likod ng school! Binabalak siguro nila kunin yung bag ni Nobita! Oo nga! Tara! Hindi natin sila pwedeng paligtasin! Anong tunog yun, ha? Tapos na yung pagkakasusi kanina. Kapag tapos ng pagkakasusi, hindi na nga ito gagalaw. Rapid rise to the surface! Ay. Palpak naman pala ito, eh. Laruan lang kasi ito, no? Ayun sila! Ayun na sila! Teka lang! Rapid submerge! Bilis! Iyawakan ko! Huwag mong bibitawan! Naku, konti gas! Nakakinis! Nakatakas sila! Di bale, okay lang yun, Damulag. Nagkaroon naman tayo ng malaking clue. Ano sinabi mo? Malaking clue? Tingnan mo to, oh. Nandito tayo ngayon. Ano naman ngayon? Nagmula sa likod ng bahay nila, Nobita, yung kakaibang sasakyan na yun, hindi ba? At kung hindi ako nagkakamali, mga 500 metro yun mula rito. Eh ano nga ngayon?
Sa madaling salita, kada 500 metro, kailangan pa nilang umaho sa lupa para lang piitin ni susi. Hindi mo ba naisip yon? O, tapos? Hindi mo pa rin naiintindihan? Teka nga, bakit ka ba ganyan magsalita, ha? Pasensya na! Baka nakakalimutan mo, lagi ka lang umaasa sa akin! Pagkatapos ay yapang mo na! Puruan kita na leksyon! Paano siya? Tumigil ka na sa akin na bulat! Kaya ang ibig sabihin mula doon sa likod ng bahay nila Nobita, kung pupunta sa likod ng school natin, ang susunod na 500 metro ay sa... Hindi ko nakikita sila Damulag! Aba! Bahay ni Shishuka! Doraemon, lumigo ka nga sa kanan! Pero hindi yun ang daan papunta sa likod ng school! Sige na, lumigo ka na! Ano nangyayari? Hi, Shishuka! Kumusta? Ano ka ba naman, Nobita? Lumabas ka nga! Ano? Wala na talaga? Oo, ano kaya kung silipin natin, Damulag? O sige, silipin natin! Huwag tayo magpapahuli! Bastos na mga batang yun, ha! Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Ako si Sinapo! Mga walang modo! Saya talaga nito! Ay, nako. Grabe ka, Nobita. Hindi ko akalaing ganun kakabastos. Ano ko ba naman, Doraemon? Kalimutan mo na ang tungkol doon. Basta ang importante, nagtagumpay tayo dahil sa plano ko, hindi ba? Yay! Ang saya na ito! Ay, ang galing! Loko ko talaga. Mabuti na kauwi ka na! Bakit ba kasi ang tagal-tagal mo umuwi, Nobita? Tsaka ano ba bang hinihiga-higa mo dyan? Halika na, maglaro na tayo! Hindi ako interesado maglaro ngayon. Ikaw na lang muna. Pinarusahan ka na naman ng teacher dahil wala ang assignment, no? Ganun nga. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Dapat kasi ginagawa mo agad ang assignment mo. Hindi ka na dapat, Alam ko yan, pero nawawalan talaga ako ng gana. Nawawalan ka ng gana dahil tinatamad ka. Ganun ba ang ibig mo sabihin? Hindi sa ganun. Hindi naman talaga ako tinatamad. Ganito kasi yun. Kapag magsisimula na ako at gumawa ng assignment, may iisip ko gusto ko nalang magbasa ng comics. O kaya naman, habang nagbabasa ako, bigla na lang ako aantukin. Ay. Ang dami-dami namang numero. Magmimerienda kaya muna ako. O kaya magbabasa muna ng comics. Hindi, pupunta na lang ako kay Shishuka. Ayun, ganun nga palagi ang nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan, pero hindi ko talaga magawa mag-focus. Ewan ko nga ba kung anong problema ko, Doraemon. Sa tingin ko, alam ko na. Kulang ka kasi sa concentration, Nobita. Yun nga, ibig ko sabihin. Kailangan maging malakas ang concentration ko. May gamit ako rito na makakatulong sa'yo. Heto na, Nobita, ang helmet na gawa sa sabon! Oras na sinuot mo ang helmet na ito, magiging mas malakas ang concentration mo sa mga bagay-bagay. Magiging absorb ka sa kung ano man ang ginagawa mo. Subok na to, Nobita. Napaka-epektibo talaga ng gamit na to. O ano, gusto mo ba subukan, ha? Maupo ka sa may mesa. Heto na! Ayos! Ngayon, sigurado magagawa mo lang ang assignment mo. Alam ko na! Hoy, Nobita, tignan mo to. Ayaw mo ba magmerienda? Ayaw mo? Sige, akin na lang. Nobita, masyado nakakatawa tong comics mo. Kaya ko to. Alam ko na, meron ako naisip. Meron akong Indian headdress. Nobita! Ano ka ba, Nobita? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka mag-iingay, dinig na dinig ka doon sa ibaba?
Oh? Oh, Nobita? Totoo ba ito? Nag-aaral pala si Nobita. Ayun! Ano ka ba naman? Hindi mo ba nakikita nag-aaral si Nobita? Huwag kang maingay! Opo. Minsan na nga lang siyang mag-aral, iniistorbo mo pa. Sige lang, anak ha. Pagbutihin mo yan. Patingin nga na assignment mo. Huh? Aba, tapos na, oh! Grabe ang concentration niya. Mabuti pa. Aba, ang galing! Natapos ko ang assignment ko! Ang bilis! Masyado ka kasi concentrated kanina. Ang galing talaga! E di nakapag-concentrate na si Daddy sa ginagawa niya. At dahil yan sa bagay na to, kailangan ko pang tumulong sa iba. Tama, magandang ideya yun! Kung ano man ang ginagawa ng mga tao, pag-iigihan nila dahil dito! Boom! Hoy! Nobita! Huh? Anak ko po! Pag nakuha nila to, lagot na naman ako! Ano ba yung dala mo, ha? Wala! Sandali na! Bumalik ka rito! Naku po! Anong gagawin ko? Mga langgam! Mga langgam? Ano bang meron sa langgam? Meron silang bitbit na malaki insekto! Oo nga! Ang galing! Tingnan natin kung hanggang saan nila dadali ng insekto. Ang galing! Talagang binibigay nila lahat ng lakas nila. Gagamitin ko to sa iba pang nangangailangan nito. Tama! Unahin ko yung importante. Bagay na gusto mo ibuhos ang aking concentration? Alam ko na! Talaga, Shizuka? Ano ba yun, ha? Nung nakaraang taon ko pa sinimulang gawin to eh, pero hindi ko pa rin siya magawang tapusin. Kasi kulang ka sa concentration, kaya hindi mo yan matapos. Oo, tama. Ako nang bahala, Shizuka. Kapag ginamit ko to sa'yo, matatapos mo rin ang sweater na yan. Talaga, Nobita? Oo, magtiwala ka lang. Sige, simula mo na yan. Shizuka, pagbutihan mo ah. Suneyo, anak ko! Takeshi! Saan na naman ba pumuntang bata ka? Suneyo, anak! Umuwi ka na! Naku, nanay nila Suneyo at damulag yun ah! Ha? Hindi pa rin po sila umuwi! Lagot na, malamang kagagawan to ni Nobita. Nag-aalala na ako para kay Suneyo! Ako rin eh! Nag-aalala na rin ako para kay Takeshi! Mas nag-aalala ako kaysa sa'yo! Ha? Suneyo, anak! Nasaan ka na? Takeshi! Kailangan ko mahanap si Nobita ngayon din. La 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 la. Draymond! Kumusta ka na? Umamin kay Nobita, may ginawa ka na namang kalokohan, no? Ano ka ba? Wala ah. Sa katunayan nga, marami ako natulungan tao ngayon dahil dito. Pagkatapos mong gamitin, pinaputok mo ba yung helmet nila? Anong ibig mo sabihin? Ano ka ba naman, Nobita? Kapag hindi mo pinaputok yung helmet, hindi rin nila ititigil yung ginagawa nila. Wala lang katapusan yun! Ganun na sila habang buhay! Parang nagsiuwi na yung mga langgam, oh. Oo nga! Pero ipagpatuloy pa rin natin ang pagmamasid natin. Sabi ko na eh, nakita mo na. Okay lang yun. Kailangan din nila maging ganyan, paminsan-minsan. Medyo may punto ka rin. Shizuka, anak, maligo ka na. Mamaya na lang po. Shizuka, ano bang...
Ha? Oh, naku, anong ginagawa mo? Mrs. Mario, Joseph, tama na yan, anak. Ah! Excuse po, sandali. Pasensya na po. Ang sakit ng balikat ko. Andito na po kami! Gutom na gutom na po kami! Wow, ang sarap na ito. Teka, bakit kaya walang tao? Tulong! Tulungan nyo kami! Ang mami mo yun, Nobita! Papa, ito mo na yan! Parang awa mo na! Nakalimutan ko si Daddy. Kaya nga ayaw ko ipahiram sa'yo yung gamit na yun eh. Bilisan mo, paputukin mo na yung helmet niya. Bakit ako? Ikaw na lang, Doraemon. Teka, bakit ako? Kumpita, Doraemon? Yung may gawa nito, ano? Hindi po ako. Gamit po yun ni Doraemon, Mami. Sandali lang, ikaw ang gumamit nun eh. Kaya ikaw ang dapat sisihin. Gawan niyo to ng paraan! Nobita, anak, anong ginagawa mo? Daddy! Oo, nagdodrawing ka pala. Pwede ko ba makita? Naku naman, si Doraemon ba yan? Oo po. Sabi ko na nga ba, kaso nga lang anak, ang pangit ang pagkakadrawing mo sa kanya. Bakit mo ba hindi na-drawing si Doraemon? Kasi po, Daddy, assignment po namin to. Makinig ka, anak. Ang pagpapainting ay isang art. Dapat nagagaling sa puso. Kapag nakakita ka ng magandang bagay, o kahit na isang cute na tao, o kung ano man nararamdaman mo sa iyong kalooban, ipakikita mo yun sa painting. Oo nga po, Daddy. Pero mahirap yan sa taong walang talent. Sino may sabi sa'yo na wala kang talent? Alam mo ba, anak, nung elementary pa lang ako, nanalo ko ng malaking premyo sa isang painting contest. Ha? Talaga po? Oo naman. Ipakikita ko sa iyong painting na ginawa ko noon, ha? Sandali lang. Hahanapin ko pa yun. Saan ko ba nailagay yun? Nasunog ang ilang bahagi noon. Nung gera. Nung gera? Ay, saka na lang nga. Kung meron pang natitirang bahaging buo, ipakikita ko sa'yo. Kung totoo yung sinasabi niya, ibig sabihin, posibleng meron din akong talent, kaso hindi ko pa nadidiskubre. Oo, tama. Ito kasing model ko eh. Hindi naman maganda, hindi pa cute, kaya pangit ang lumalabas. Lalagyan kita ng pampaganda. Nakakatawa! Mas lalo yata siya pumangit. Baka wala nga akong talent. Pero hindi bale, maghanap na lang ako ng model. Nasaan na si Nobita? Nagawa niya kaya na maayos yung art homework niya? Nasaan na po si Nobita? Nasaan? Ma, si Doraemon lang pala yan eh. Ay, oo, si Doraemon nga lang pala. Ba't ganyan ang mukha mo? Mukha kang baklang rakun. Ano po ang baklang rakun? Ma! Oo nga! Ha! Nobita! Oh, kumukulot yung kilay mo! Yung bibig mo gumalaw! Nanginginig yung kamay mo! Ay, ayoko na! Ayoko na gawin to! Pero si Shuka, nagalit siya sa akin. Ang buong akala ko pa naman, lalabas yung talent ko sa pagdodrawing. Nakakainis naman, oh. Ay, Nobita! Ano ba yung Doraemon? Nagtatanong ka pa dyan, hindi ka dapat mag-drawing sa mukha ng iba! Sandali lang, hindi ko alam ang sinasabi mo! Huwag kang magmakamakan! Bakit? Wala ka namang ebidensya, kaya hindi mo ako mapapaamin! Prueba pala, ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo! Ito ang album na nakaraan! Ano naman yan? Isusulat ko rito yung oras kung kailan nangyari yung krimen. Tapos isasara ng 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, tsaka bubuksan ulit. Ano, hindi pa ba pruweba to? Bakit ka ba nagagalit? Paano namang hindi ako magagalit? Eh, nadungisan na reputasyon ko lang dahil sa'yo. Alam ko na. Pwede ko bang hiramin yung album? Last na to. Ano kasi na swerte? Hindi ko na ipapahiram sa'yo kahit kailan. Pero sa pagkakataong ito, sa mabuti ko na yun gagamitin. Sigurado ka? Ha? Yung araw na nanalo ko sa painting contest? Natatandaan ko pa yun. Gusto mong makita ang painting na gawa ng daddy mo? Alam mo,
Paminsan-minsan nakakaisip ka rin pala ng maganda, Nobita. Siyempre naman. Aba, tignan mo to, Raymond. Sigurado matutuwa si Daddy. Ilagay natin sa drawer ni Daddy para makita niya. Nobita, nakita ko na yung litrato. Wow, ang galing! Totoo palang nanalo kayo? Hindi naman pala ito nasira. Akala ko nasunog ito nung gyera. Papa, gusto mo pa ng beer? Hmm. Alam nyo, ang saya-saya ko ngayong gabi. Sarap ng pakiramdam ko kasi may nagawa akong maganda. Okay, sige. Ngayon maganda na mood mo. Ituloy na natin ang pagpe-paint mo. Oo. Ay, hindi pa rin ako natutuwa. Pangit pa rin. Ayoko na ito. Hindi pa rin maganda. Ano ba naman to? Nako, nakakainis. Hindi mo talaga kaya. Di sumuko ka na lang. Hindi! Alam ko may natatago akong talento. Nagkataon lang na pangit ka model. Bakit naman? Dahil kapag nakikita kita, isa lang ang pumapasok sa isip ko. At yun ang bawal na tumatulog. Grabe, hindi naman ganun ah. Nandito, kailangan ka. Huwag mo gawin sa akin to.